Amigo traitor. Ala. Nasa dangal ng aking nilino. Wala ka nang maasahan. Tulong galing sa akin. Hello guys, good morning, good evening, good day. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is Thursday and it's the fourth day of the week of us watching Maria Clara Tibara. We are now at episode 69. And grabe yung mga ganap. Kahapon, grabe yung pagluha natin. Yung iba, sabi sa akin sa Instagram, hindi daw tumigil-tigil yung luha nila. I was also like that yesterday and naintindihan ko kayo guys kasi diba grabe yung pagmamahal ni Sisa sa anak niya and grabe din yung emotions na pinakita ni Ibarra kahapon na puno na siya and basta ang gagaling mong artista dito pati si Clay ang galing ng pagganap ni Barbie so ayan expect natin today na baka may mga iyakan pa rin kasi paggrabe ng paggrabe yung mga kaganapan talaga and bago ang lahat baka makalimutan natin here are our shoutouts from yesterday's video yung mga nag-comment kahapon at pumili ako ng mga comments na i-feature today. First off, sabi ni Aris Athens, Nephi, thank you. I am touched that you shared your vulnerability with us. I too can't help but shed a tear on the scene na nakita na nila katawan ng kaawa-awang si Crispin Omsing. To see Sisa losing all remnants of hope in life and recovery is a painful reality. Totoo yan, Aris, kaya grabe din yung iyak ko kahapon talaga. As in, anything about moms and children, ako talaga malambot yung puso ko. Okay, next comment is from Valeroso Brian Roy D. Sabi niya, what a painful and heart-wrenching episode. Miss Barbie Fortesa, Miss Andrea Torres, and Mr. Dennis Trillo. Wow, they delivered and served again. Totoo yan. Kahapon ko pa sila pinupuri. Grabe talagang acting nila. As in, sobrang convincing and sobrang madadama mo yung sakit, yung puot, lahat-lahat na. Okay, next comment natin is mahaba to from Gig Fruit Thorns and Rosies. Okay. Sabi niya, thank you always, Sir Nephi, for the genuineness of your reactions on every episode and for sharing it to us. On a mother's perspective, okay, it pains me so much seeing Sisa hugging the naagnas na bangkay ng bunso niyang anak na si Crispin. Masakit nga mawalan ng inaalagaan mo lang because I too had been there. But how much more, doble-doble ang sakit na nawala dahil pinaslang ang ibang tao. On Clay, I appreciate her character now na open na siyang intindihan ng mundo ng Nolly. Not the pabugso-bugso na desisyon. Agad na nauna ang feelings muna bago mag-isip. At least ngayon, medyo kalmado na siya, especially na papunta na sa mga more kahindik-hindik, masalimuot, exciting dark parts ng Nolly. Kinakabahan ako sa comment mo. Kulang pa ba yun? Okay, cheers to the three characters, Ibarra, Sisa, and Clay here in this episode. Dinala nyo naman ako sa loob ng libro. God bless always inyong lahat. God bless you too, whatever your name is, hindi nakalagay dito. Pero mom siya, and I appreciate your comment. Mahaba man, pero malaman. So, maraming salamat. Okay, last comment natin is from PJ Demira. Sabi niya, losing the light in their eyes is an expression used for someone dying. It's amazing how Andrea Torres perfectly displayed it here. This shot will forever play in my head when I remember that when a child dies, a piece of the mother's soul dies with them too. Oh, alam mo, yeah, totoo yan. Yung mga moms talaga, kasi sila yung nagdala sa mga anak nila eh. 9 months ba naman sa sinapupunan nila, so sariling dugo mo yun and dinala mo sa sinapupunan mo ng mahabang panahon and pinalaki mo. So, grabe yung bond ng mother and child. So, ayan. Kaya affected ako talaga. Okay guys, I think we are ready for today's video, episode 69. And I could not wait. So, without further ado, let's go check this out. Ready? 1, 2, 3. Bartolome! Visión de la muerte! Hindi na kayo nasanay. Maraming buwitre rito sa bayan natin.
Nakita niyo na, Señor Alvarez. Si Ibarra ay isang traidor. Hindi ako makapaniwala na magagawa ito ni Señor Ibarra. Hindi ka pa rin naniniwala? Mabuti na lang at mayroon akong hawak na isa pang liham na galing kay Maria Clara. Iyong ipagkumpara. Magkaparehas ang panulat ng dalawang liham, hindi ba? Kaya sigurado ako na si Crisostomo Ibarra talaga ang may gawa niyan. Dalavera! Dalavera! Ano pong kinakalkan ng buitre? Oh, bagay Diyos! Pagkaya na isang pasli, tumakbo ka tala sa tahanan ng mga Ibarra. Nararamdaman ko, anak ko. Nandito si Crispin. Nakita na ang mukha. Kanino bang kay? Nagnas na nga po ang mukha at katawan. Si Crispin nga ito. Patay na nga ang sakrisitan. Tinan niyo siya. Gusto ko yung kapin na anak ko. Gusto na! Patayin niyo ko! Me presento para el servicio. Mas llevado a cabo mi orden. Si Señor. Ngayon makikita natin kung mapagtatagumpayan ni Señor Ibarra kanyang binabalak na paghimagsik. Tama si Elias. Nasisikilin. Papaslangin nila ang lahat ng kanilang nais. Ibig kong gumante. Tumunit. Hindi ko magawa. Hanggang kailan ko kakayanin ang lahat ng ito? Kailangan mo pang magtimpi. At sa'yo pa ito nang galing. Bakit ngayon ay tila nagbago na ang iyong posisyon sa buhay? Dahil ayokong mapahamak ka. Ayokong mamatay ka. Kailangan nating mag-ingat. Padre, napakainam po ng inyong sermon at ang dami ko pong natutunan. Muy bien, muy bien. Mabuti naman at marami kang natutunan. Donde está el padre de Damaso? Gusto po namin siyang tanungin kung bumalik na po ba sa akin Maria Clara. Padre, batid niyo po ba kung sumang-ayon na ang dalaga sa pagpapakasal sa aming Alfonso? Ilan on yan, Snobrequis? Anong wili ka ng padre? No le entiendo. Porque está hablando en Latin. Ang batid kong sabihin ay maaari na kayong umalis. Kailangan ko magpahinga at ako'y hinahapo na. Entiendes? Entiendes, padre. Adios. Muchas gracias. Friday Salvi, may okay. Masama po akong balita. Yes? Natagpo na po ang inyo sa Crisan, ngunit si Crispin po ay patay na. Nakita namin ang naaagnas na bangkay ng bata dun sa gubat. Madre de Dios. ¿Cómo ha muerto el chiquito, señor? O quizás la pregunta más apta sea ¿quién ha matado al sacristán? La pobre madre ya se ha vuelto completamente loca. Nasaan ang bangkay ng bata? Mga 12 ng bata ay nasa sepulturero na. Kanina'y ayaw talagang bitawan ni Sisa ang bangkay kahit ito'y nangangamoy na. Kaya ako kami na pa rito, kagalang-gala na Alvarez, ay upang humingi ng investigasyon sa pinaslang na bata. Pinaslang? Paano kayo nakasisiguro na siya'y pinaslang? Maaari po bang hindi pinaslang ko sadyang nilibing din? Nang sa gayon ay tuluyang maitago ang krimeng nagawa. Kailangan namin ang inyong tulong, Alvarez. Aking amigo, dale justicia a los pobres madre y hijo. Kat si Señor Crisostomo Ibarra ang utak ng himagsikang magaganap ng maya. Amigo, tunay nga ba tayong magkaibigan, Señor? Claro que somos buenos amigos. Hayaan ninyo pa iimbestigan ko agad ang naganap. Amigo. Maraming salamat po, Señor.
ko, mga anak ko. Crispin! Ate Sisa! Ate Sisa! Amigo. Amigo traidor. Ala. Anong balita? Nakausap ko na si Ginoong Ibarra. Nagbigay na ng hudyat ang ating pinuno. Mamaya natin lulusubin ng kwartel. Kaya tayo na at pag-usapan ito. Nakatulog na siya. Mabuti kong ganun. Bukas sa bukas ay uutusan ko ang aking empleyado. Ipapasadya ako ng tagaroon sa may ospisyo nang sa ganun ay masundo nila muli si Aling Sisa. Teka, paano yung katawan ni Crispin? Hindi ba pwedeng magpaalaman lang si Ate Sisa at makita siyang ilibing? Kakausapin ko ang sepulterero na samahan si Aling Sisa sa pagpapalamig ni Crispin bago siya ihatid ulit sa hospisyo. Malamig si Fidel kay Clay. Ali? Ali, ikaw ba yan? Long time no see, ah. Kasama mo pa ang pamilya mo. Ano meron? Naaalala ko noon, nagpapakita ka sa akin pag malungkot ako. O pag... Pag may pangalib... Sipasito lamang po umuwi kagabi galing sa simbahan. Si Crispin po naiwan sa kamay ng... sa Kristan Mayurat ng Kura. Hindi po siya umuwi. May mismang mangyayari. Elias, paano ka nakapasok dito? Senyor, kailangan mo nang tumakas ngayon din. Pagkat maya-maya lamang ay darating ang magwa Jasmine upang dakpin ka. At sa anong dahilan?
bilang pinuno ng mangyayaring himagsikan. Anong kalokohan ito? Itasin niyo naman ang kamay bilang pagsuko. Baba, Albas! Fuego! Sir Ibarra? Nagsimula na ang kanilang paglusob sa kwartel! Senyor, anumang sandali, darating na mga gwardiya sa bin. Ngunit wala akong kinalaman sa himagsikan na yan. Patid ko, gawa-gawa lamang nila ito upang makulong ka at mawasak ka. Kiponteriya es esto. Sir, Elias, anong nangyayari? May narinig akong putok ng baril ba yun? Binibining, Clay. Wala nang panahon upang magpaliwanag. Simulan na natin sunugin ang mga dokumento at papeles na maaaring gamitin laban sa Ginoo. Lalo na mahalagang bagay. Ngayon na, itago na natin! Dito, binibinigay. Kilala mo ba ang pangalan na nakasulat at nakalagda rito, Señor Ibarra? Siya ang lolo ng aking ama. Napagpasyahan ang anak ng aking lolo na paiksi ng kanyang mahabang apelido. Kaya ang Ibarramendia ay naging Ibarra. Ay! Ah! Aray! Sandali, Elias! Sandali! Sandali! Ano nangyari? Si Don Pedro ang sumira sa dangal ng aking nilino. Siya ang dahilan kung kaya nawasak at naghirap ang aking buong angkan. Kayo, ang mga Ibarra, kayo ang nagdala sa akin ng aking kasawian. Kung ano man ang nagawa ng aking inkong sa inyong pamilya, ako na mismo ang humingi ng tawad. Inyong kayamanan, kapantay ng aming kamalasan. Lumaki ka na may magandang buhay habang ang aking pamilya namatay sa kahirapan at pagdurusa. Yes, kung talagang naniniwala ka na ang kasalanan mga aking nuno ay kasalanan ko rin, sige, utasin mo na ang aking buhay. Sandali, Elias! Elias, sandali lang! Dumingin ka sa akin! Naalala mo ba, hindi ba't naligtas ka ni Sir Ibarra dati? Nangako ka sa kanya, utang mo sa kanya ang buhay mo, hindi ba? Nais ko lamang magpasalamat sa inyo sa pagsakip sa aking buhay. At makakaasa kayo na babayaran ko ang utang na loob ko sa inyo pagdating ng takdang panahon. Tumakas ka na habang may panahon pa. Ngunit tandaan mo to, Krisostomo Ibarra. Mag-isa ka na lamang sa iyong hangarin. Wala ka nang maasahan. Tulong galing sa akin. Diyos ko.
Ano bang nangyayari? So bakit ba nangyayari to? Paano kayo napasok sa sitwasyon? Baril, boy! May baril pala dyan! Ano gagawin mo dyan? Sir? Resusto mo, Ibarra. Miss Clay, makinig ka. Samahan mo si Aling Sisa. Magtungo kayo kay Fidel. Ikwento mo ang mga nangyari ngayon. Sandali pa, paano ka? Tatakas ka? Hindi pa ako kriminal, binibining Clay para tumakas. Kaya't mabuti pa ay sundin mo ako. At mag-iingat kayo. Kaloka naman to. Diyos ko. Jose Rizal, Mr. Torres, kayo na pong bahala sa amin, ha? Huwag niyo pong pababayaan si Sir Ibarra. Mga hayop! Mga Ibarra Mindia! Bakit yung kami pinagroon ni Ibarra? Bakit? Mang Andong, nakita niyo po ba si Ate Sisa? Nasa kwarto po, di ba? Tinignan ko, wala siya doon eh. Pwede niyo po tingnan sa harapan? Sige po. Nawawala yung bangkay. Natulog ka na. Asan na yun? No. Asan na yun? Oh my gosh, kinuha ni Sisa.
ka lang umiiwan ng nanay, ha? Kahit anong mangyari, magsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispin at uuwi tayo sa ating dampa, ha? Hindi po. Señor Crisóstomo, nandito na mga Guardia Sibil. Tila, hindi ka nabubuwang siyam na misa de Gallo ngayong Pasko. Puso na ba rito yung matutupad ang mga kahilingan mo pag nakumpleto mong simbang gabi? Nakasanayan ko lamang na ipagpatuloy ang tradisyon ng aming pamilya. Mr. Torres? Tila, nararamdaman ko na ang simoy ng Pasko, paghinom at bagong pag-asa. Dinggin niyo po ang aming panalangin para po sa kaligtasan ni Señor Ibarra. Akala ko, mababago mo lang ang pasikot-sikot ng kwento. Pero kahahantungan ito ang nakatakdang wakas. Pero ngayon, Miss Infantes, hindi ko na rin alam. San Diego! Makinig kayo! Santissimo, por Dios! At makinig kayong lahat! Oh my gosh! Kakaibang Ibarra makikita natin dito, guys. Sa sinabi ko nga kahapon, napuno na si Ibarra. Parang panibagong face na to ng pagkatao ni Ibarra dahil sa sitwasyon. And grabe, sobrang nakakalungkot yung scene ni Sisa. Naiyak ko pag naalala ko, grabe yung pagmamahal niya sa anak niya. Alam ko marami sa inyo dyan, mga nanay, nakaka-relate sa scene na yon, kung gaano kamahal ng isang ina ang mga anak nila. Naiyak ako. Ay, nako, grabe yun. And buti lang may pampabalance tayo ng konti, no? Yung kay Filay. Yung kay Fidel tsaka kay Clay. Nagsaselos doon si Fidel ng konti. And grabe, ngayon pa talaga nangyari na nadiscovery ni Elias yung ninuno pala ni Ibarra, yung umabuso sa mga ninuno din niya. So, grabe, napaka-complicated na nang nangyayari, guys. And grabe yung sinabi ni Professor Torres na hindi na rin alam anong mangyayari, na bago talaga ni Clay yung mga nangyari dati. Hindi na-expect yun ni Professor Torres. So, maganda to, guys, and abangan natin yung mga magaganap. For sure, may mga twist dito dahil mismo si Professor Torres, hindi niya na rin alam kung anong mga mangyayari. So, ayun, guys, maraming salamat for watching this with me. Thank you so much sa lahat ng mga OFWs and mga kaibigan natin na masugid na nanonood ng reaction videos natin. And yeah, see you again tomorrow para sa episode 70. Bye!